Limang dapat itigil para mapabuti ang buhay mo. Sa panahon ng pandemya, halos lahat tayo ay naapektuhan, hindi man sa kalusugan pero nadali naman ang ating pangkabuhayan. Pinagdadasal ko na sana kung nasaan ka man ngayon ay maayos ka. Huwag tayong maglugmok or mag-self-pity. Kailangan nating mag-move on at bumangon muli para lumaban sa buhay. Kaya naman ibabahagi namin ang limang gawain na dapat mo nang itigil para mapabuti ang iyong buhay. Bago ang lahat, dahil nandito ka na lang din naman, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa bago naming video. Number 1. Huwag kang nega, puro ka na lang reklamo sa buhay, sa trabaho, sa pera, sa jowa at kung ano-ano pa. Dahil kung ang mga problema ay pinuproblema mo at hindi mo hinahanap pa ng solusyon, walang mangyayari sa'yo. Magiging isa ka lang din Negatron, isang tao na punong-puno ng kanigahan sa buhay. Hindi ka mananalo sa buhay dahil kung mag-isip ka, ay parang wala ka ng tsansang manalo. Maging positibo sa buhay, iwasan ang mga Negatron at Nega News dahil wala kang mapapala dyan at hindi yan ang ikakaunlad ng buhay mo. Number 2. Huwag mong isipin na isa kang kaawa-awa. Kung ang sitwasyon mo ngayon ay mahirap na at iisipin mo pa na kaawa-awa ka, may magbabago ba? Meron nga, lalo ka lang magiging kaawa-awa. Ang dapat mong gawin ay maghanap ng paraan para ikaw ay makaahon sa buhay. Maging solusyon at huwag maging problema sa iyong pamilya. Number 3. Huwag kang umasa sa ibang tao. Lagi ka na lang bang naasa sa pamilya mo? Na sila ang mag-aahon sa iyo sa hirap at maghahanap ng solusyon sa iyong problema? Paano naman kung sila naman ang humingi ng tulong, makakatulong ka ba? Huwag kang umasa na malulutas ng ibang tao ang iyong problema. Akuin mo naman ang responsibilidad mo, at gumawa ka ng paraan para makaahon ka sa buhay. Number 4. Huwag kang tamad. Bakit ba napakabigat ng katawan mo para gawin ang isang bagay? Bakit puro ka na lang mamaya na? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit ka tinatamad? Tanungin mo nga ang sarili mo. Siguro dahil hindi ka talaga tamad kung hindi ay takot ka. Takot kang magsimula muli, takot kang gawin ang mga bagay-bagay dahil ayaw mo nang magkamali. Oras na para mag-move on at gumalaw-galaw. Huwag mong gawing hadlang ang takot mo sa buhay para hindi mo maabot ang pangarap mo. Number 5. Huwag mong aksayahin ang oras mo sa walang kwentang bagay. Ngayong pandemya lagi na lang may lockdown, so mas madami kang oras. Madami kang libreng oras para maging kapaki-pakinabang sa buhay. Huwag kang maging tambay o baka naman puro ka na lang cellphone ng cellphone. Wala kang ginawa kundi manood sa YouTube ng kung ano-ano lang. Okay lang naman kung manunood ka ng mga videos, pero dun sa may mapupulot kang aral. Gaya ng video na ito, madadagdagan ang iyong kaalaman at mai-inspire ka pa. Be productive, gumawa ng mga bagay-bagay na makakatulong sa iyo para umunlad. Madaming paraan para makaahon tayo sa kahirapan, kaya ipraktis mo ang limang payo ko para mapabuti naman ang iyong buhay. Step by step kabayan, alam kong kakayanin mo yan. Be wise kabayan. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panunood ng video na ito at kung nagustuhan mo ang aming video, panoorin mo na din ang aming previous video na 5 tips para makaipon ng pera. Na available sa aming YouTube channel. Search mo lang ang 5 tips para makaipon ng pera. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe.